Hello, for this interview, I invited a young designer who was recently chosen as the grand winner of the Hibla National Designers Competition in Puerto Princesa City. Please welcome Daryl Tejano. Hi, Daryl. Kumusta? Hello po, Sir Kata. I'm good naman po. Kayo po ba? Okay, naku, ito. Sabi ko nga sa iyo, nagkagaling ko lang ng flu. Pero okay lang, recuperating, nanghihina pa din. Yeah. Lumalaban. Kailangan, laban lang sa life, no? True po. Daryl, para sa benefit ng ating mga nanonood, pwedeng kwentuhan mo kami kung sino si Daryl Tejano. Yeah, sure po, sure po. Let's start with my name po. Ako po si Daryl Tejano po. I'm 23 years old from the province of Agusan del Sur po. So, sa province ko po talaga ako nag-start mag-design. So, yun po. Daryl, sa anong edad mo na realize na papasukin mo tong fashion design? Actually po, nag-start po talaga ako ng designing. Around 10 or 11 years old po ako. Yes po, nag-start po ako ng designing kasi nung time po na yon, parang nainganyo ako kasi one of my classmates, gumagawa siya ng anime sketches. Parang sabi ko sa sarili ko, why not gumawa rin ako kasi I'm like more into sketching than before. May nagpapagawa ng mga drawings, ng mga plants, mga fruits, parang ganun. So parang gusto kong kakaiba naman yung gawin ko. Pero di ko nalaman na yung ginagawa ko na po pala is related into fashion. Kasi nagde-design ako ng gowns, mga evening wear, mga ganon. Pero di ko pa alam na fashion pala yung tawag doon. So parang, yes po. So doon po ako nag-start na malove yung fashion po. So around ganong edad, no? Eh, 11, Yes po, ganon. yes po. Ay, 10 mga or 11. bagets ha. Yan, mga bagets ha. 10, 11 years old pa lang pala si Daryl. Nagsisimula na siya. Humalay niyo kayo din, di ba? Anyway, True, Daryl, true. pakikwento mo naman ang journey mo bilang isang fashion designer. Kahit bagets ka, kahit pa paano, may mga narating ka na Daryl. Eh. May na-achieve ka na at a young age. Kwento mo naman yung journey mo. Oh, nga po eh. I'm very thankful po sa mga bagay na narating ko ngayon. Kahit it's very impossible sa mga
tao dito sa province ko, especially sa province ko, kasi parang sa province ko po kasi parang they're not into fashion. So kapag narinig nila yung word na fashion, parang wala lang sa kanila. Like, isipin nila na wala namang maitulong yung fashion sa province natin, parang ganon. Pero nung journey ko po as a young designer po, especially here in the Philippines po, sobrang hirap. Kasi especially nasa province ako na, yun nga po, walang, they're not into fashion. So, kailangan po talagang doble kayo, tsaka kailangan sumuong talaga sa hirap. And I've been that all, I mean, na-experience po lahat yung hirap po when I started sa fashion industry. Kasi I was mentored by one of the fashion designers here in the Philippines din po. So, marami akong natutunan sa kanya and nakuwang aral sa kanya, hindi lang sa fashion, pati sa real life. Kasi this is not about fantasy or what. Kailangan din natin, kailangan din natin ano ko sa real life ng fashion. This is so, reality. Reality. Oh. At hindi siya po talaga. Pero, if you really have passion po talaga sa fashion, eh, kailangan niyo po talagang magpursige na maabot yung pangarap niyo. Kahit onti-onti lang. Basta, darating din po kayo doon. Daryl, hindi nila nare-realize dyan sa agusan na yung araw-araw nilang suot, fashion yun eh, di ba? Exactly, exactly. Diba? Binabaliwala lang tayo. Binabaliwala oo. Nila. Di ba? Kasi pero, for them, like, wala lang sa kanila yung fashion, suot-suot lang, damit lang, okay na, parang ganun. Eh, sad lang pa ganun. Gusto ko nga sana talagang ma-raise yung fashion sa province namin. Kahit papaano, di ba? Meron din silang mga talent, mga local talents here sa province namin. Kaya sana ako, soon na... Oo, sana ipakilala mo rin ako sa ibang local talents dyan. Kasi nga, may plano, di ba? Nakwento ko na sa iyo plano. So, one of these days, let's talk about it. Anyway, sure, Daryl, at your age 23, nahanap mo na ba yung linya mo bilang isang fashion designer? Kung yes, ano ang linya mo? Well, as I mentioned earlier po, Sir Kata, nag-start po talaga ako ng sketching, aesthetic na evening wear, gowns, parang ganon. Doon talaga ako nag-start kasi with the pop colors, mga super light colors, ganon, doon ako naengganyo before. Pero nung nag-start ako ng fashion sa Davao, nag-aral ako ng fashion, yun nga, yung idea ko sa fashion, parang nag-iba. I want something new to create something new kasi kapag sinasabi nating gowns kasi marami nang nakakagawa ng gowns, 'di ba? Basic cut, mermaid tail, parang ganon. So parang it was too basic na. So I want something na I want to explore something new. So hindi lang for Philippines yung design. Gusto ko rin yung sa international patok na patok din. Global. Parang, yes po, global. Oh. Kasi di ba nakapag Bangkok Fashion Week ka na rin? Yes, diba? Nakapag Thailand na rin po ako before. Nakapag Thailand ka na. See, at a young age, ha? At a young age, may na-achieve na si Daryl. Anyway, Daryl, curious lang ako, saan ka kumukuha ng inspiration sa mga designs mo? Oh my gosh. To be honest po, sa past experiences ko po. What? And, yes po, it was too deep kasi, at a young age po kasi like around 18 nung nag-start talaga ako sa nagpag-aral ng fashion, parang namulat ako sa realidad na hindi puro ano lang spoon feeding. Okay. So parang na yung idea na kailangan mong gumawa ng sayo talaga, decision mo talaga. So like hindi po talaga siya ganun kadali, Sir Kata. So, doon ka humuhugot ng inspiration? Past experiences so, ko po. Past experiences. Yes. Naku, ayoko nang pumunta doon sa kailaliman noon. Kasi baka mamaya may mahugot tayo, hindi maganda. So, anyway, pasensya ka na. May pa ako, ha? May pasensya ka na. Kaya lang po, kaya lang po. Oo. Ano, Daryl, based ka sa Agusan, sure. Wala ka bang planong lumipat dito sa Metro Manila kung saan pwede kang ma-expose, pwede ka pang ma-expose sa iba't ibang kliyente at mas madaling ma-contact for possible collaborations with show business people or society people? Wala ka bang plano talagang mag
dito na muna sa Metro Manila? Well, actually, Sir Kata, yun nga po. This year, kasi talaga nag-move in ako sa Manila. Kasi plan ko talaga for good na. With my mentor po, actually. Kaso, bumalik po ako ng province ko. Kasi dahil nga sa competition, so kailangan kong gumawa ng collection ko for the competition. Pero, super laki po talaga ng balak ko or plano kong mag-move in sa Manila. For good na talaga. Kasi, yes po, kasi mas marami yung opportunity na nasa Manila, di ba? Na naghihintay sa'yo. Kasi naniniwala po talaga ako sa kakayahan ko and I have something to offer din po. Maybe in the future, gusto kong mapakita na younger designers are the future sa fashion industry. Naman! Sino pa ba naman, di ba? Sino pa ba naman? I mean, everybody has to believe the young. Kasi may exactly. May offer din. May offer ang young, no? Like me personally, as a director, I believe in young talents. So I'm very, very open sa mga bagong modelo, sa mga bagong designers, sa mga bagong production people who can really contribute, di ba? Hindi naman, I can't always be here forever. So, kailangan mag-train ng mga bago, like maniwala sa mga bagong designers, ganun. Kasi, yun, nandun talaga ang future. Anyway, darling, na-mention mo na rin yung competition. Sumali ka sa Hibla National Designers Competition. Ito lang ka, makailan lang nangyari no, sa Puerto Princesa. Anong una mong naisip at nagdesisyon kang sumali? Yung pagsali muna. Ano yun, what went into your mind tapos nagdesisyon kang sumali? Well, to be honest po talaga, Sir Katag, I want to explore pa or to showcase my talent pa. Kasi hindi lang po yung designs ko, hindi lang po for fashion shows. Gusto ko rin ma-experience yung competition kasi doon mo malalaman kung sino yung mga, kung ano yung mga atake ng ibang designers, parang gano'n. So, nakikilala mo rin sila, parang gano'n. So, gusto ko rin this is my first fashion show, ay competition pala, actually, Sir Kata. Oo nga. First fashion, competition talaga. So, it was very, a nice experience din po. Gusto ko talagang ma-showcase din po yung talent ko, gano'n. To be honest, Daryl, screening pa lang, nakita na namin yung potential. But of course, hindi ka pwedeng mag-judge. We had a different set of judges na siguro nag-compliment dun sa aming sinasabi ng screening that si Daryl, malaki ang future ng bata. So, dinisyonan din ng judges na ikay manalo. So it's really fate, no? Talagang siguro it's meant for you. Oh, thank you po, Sir Kata. Anyway, Daryl, wala kang nakwento sa amin na title ng iyong, I don't know, nakalimutan ko lang ba or whatever. Wala kang binigay na title ng collection mo nung Hibla. Meron ba? Pero kung meron, meron yun. Pakirefresh niya ako, ano ang title ng iyong collection? Yeah, sure po. Yung title collection ko po is Cueva. It's a Spanish word for Cueva po. Kasi showcase the beauty of stone formation actually under the Subterranean River. So yung mga stone formation po, and especially sa mga color palette like brown, like chocolate brown, parang ganun, dark din siya. So, and naisipan ko pong ganun yung palette ko kasi gusto ko i-incorporate din po dun sa fabric na binigay ng Puerto Princesa. Binigay eh, so, diba? Binigyan kayo ng fabric. Yung mga fabrics from Puerto Princesa. So, naisipan ko po ganun yung palette. Instead of colorful na mga palettes, parang pop color. So, hindi siya masyadong mamatch dun sa tela talaga na from Puerto Princesa. So, dun po nagmula yung parang inspiration ko sa collection ko. May pangalan na yung tela. Dati Hibla lang, diba? Yes. Binigyan na nung pagkaalis niyo. Ano ang pangalan is Baag. BA'AG. Baag. Baag ang ano, Baag. BA'AG. Ang pangalan. Yes. So next year, sa second ano, Baag na. So siguro you'll be part of that also. We have to make you be part of that, Daryl. No? Thank you, Sir Kata. Soon. Daryl, nakuha mo ang grand prize ng Hibla. Anong unang pumasok sa isip mo nung tinawag ka bilang grand winner ng Hibla?
Oh my gosh. Actually, Sir Kata, isa lang po talagang yung pumasok sa isip ko noon. Yung hard work na na-experience ko before pa. A month before the competition. Kasi ang dami ko pong napagdaanan. Dumating po talaga sa point na gusto ko nang tumigil o sumuko kasi for me, parang hindi ako karapat dapat sumali sa competition. Dumating ako sa point na ganun talaga, Sir Kata. Pero naisip ko, my mentor once said before pa, sabi niya, Daryl, you are special. You have something within you na kailangan lang talagang i-push, parang ganun. So, naisip ko, since nakapasok na ako sa audition, bakit hindi ko pa ipagpatuloy? Kahit manalo or matalo, basta gusto kong makilala kung sino si Daryl Tihano, kung ano yung mga kaya ko pang gawin in the future. Grabe yung iyak mo noon, kitang-kita ko. Kasi nag-flashback lahat, Sir Kata, yung mga experience ko nga before. So, ayun, nag-paid off naman talaga. Super proud po yung family ko sa akin. Ayun, yun ang gusto kong malaman. Ano sabi ng family mo? Ano sabi ano, nila? Reaction, yung super proud sila sa akin. Hindi nila inakala. Eh, yung province ko, hindi nakasupport sa akin nung time na yon. So, oo, sabi ma. Ko, oo, so sabi ko, kaya ko naman sa audition nga, kaya ko nga, eh, kahit wala yung province ko. Pero still, dadalhin ko pa rin yung province kahit anong mangyari. Kasi proud ako kung saan ako nanggaling. Taga-Agusan del Sur, di ba? Agusan del Sur po, yes po. Yes. Daryl, paano pag may isang bata, same age, 10 years old, 11 years old, nalalapit sa iyo, tihingi ng advice tungkol sa pagde-design. Ano sasabihin mo sa batang yun, babae man o lalaki? Ano ko, simple lang po, Sir Kata. Keep on going lang. Huwag lang talagang sumuko. Eh kasi kung susuko ka, wala. Dead lahat ng pangarap mo eh. Diba? Kung pagpapatuloy mo yung pangarap mo, kahit anong mangyari, kahit anong mawala sa'yo, ipagpatuloy mo lang yan. Especially pag kailangan mong bumigil sa sarili mo, sa kakayahan mo, at sa passion mo. Ganun lang, keep on going lang po. Walang susuko. At yun ang ginawa ni Daryl. Kaya nandyan siya. Yun ang ginawa ko. Yun. Yes. Daryl, I'm proud that you were part of Hibla and you are our grand winner. And I'm proud na nakilala ko isang bagets na marunong, magaling. Thank you. Let's work together in the future. Marami pang pagsasamahan. Hindi pa, marami pa. So, thank you for this afternoon. I know medyo... Thank you. Busy. Nagkasakit ka rin ba after Puerto Princesa? Opo, after ng Puerto Princesa, mahaba yung biyahe. Wala, dead talaga. Ako talaga, ito nangihina pa. Actually, to be honest, nangihina pa ako. Pero... Well, kailangan lumaban, di ba pwedeng hindi. You know, I cannot just stagnate and do nothing, di ba? Eh, marami pa akong gagawing meetings. Correct. Oo, pinagpapaliban ko lang ngayon dahil nga medyo hindi pa, not still feeling well. Pero one of these days, I'll be out, up and about. Dapat lang lumaban tayo, di ba, Daryl? Di ba pwedeng... True, Sir Kata. True po. Walang susuko. Daryl, thank you very much for saying thank yes to this. Thank you very much for being a part of my YouTube interviews. You're welcome po. It's my pleasure po. Thank Say you. Say bye-bye to our audience. Bye po. Bye-bye sa inyo. Thank you po.